Okay, so disclaimer muna tayo. I am not a medical person po. What I will be sharing with you guys is my own personal experience sa paggamit ko ng virgin coconut oil and how it effectively healed my eczema in just 10 days. Just to give you a little background about my eczema, nag-start ito nung high school ako, back in 2003, so matagal-tagal na rin. So hanggang ngayon po, bumabalik lang din siya, kagaya nga ng sinabi ng mga dermatologist na pinuntahan namin para magpa-check up, hindi talaga siya gumagaling totally. So sabi ng family ko, during that time, natakaw ako sa chicken and tuyo. So para akong food, malansa, my family believed na dahil doon nag-manifest yung eczema ko. Well, true enough, kasi when we went to the dermatological clinic, binigyan ako ng dermatologist ng listahan ng mga pagkain na hindi ko pwedeng kainin, mga pagkain na pwede ko lang i-moderate kainin, including chicken, tuyo, processed foods, condiments, even chocolate. So dairy products are included. But meron akong mga nakilala na may ganitong skin condition, and for them, they have anti-histamine always in their cabinet. Ang meron akong laging nakatabi ay yung topical cream. In case na mag-manifest ulit yung eczema ko, kahit ko na siya. Pero this time, na I've tried this natural product, I highly recommend na ito na yung ilagay natin sa mga medicine cabinet natin. Kasi it's anti-inflammatory. So, ang tinutukoy ko pong product ay walang iba kundi ang Nature's Coco. Nabili ko ito sa Watson's for 195 pesos. Kung gusto mo mag-try ng natural product sa pag-heal na eczema mo, why not use VCO? It's 100% pure virgin coconut oil. It's a product of the Philippines, so local product. Please support our local products. I'm not an endorser, na sana maging effective din sa itong VCO na ito. Ina-apply ko siya topically, so i-apply mo lang sa skin mo. Pangalawa, you have to intake it. Intake ako ng 1 tablespoon a day. Let's say for the 10 days span na tinry ko siya, mga 7 days ako nag-take. Hindi pa ako everyday talaga nag-take ng 1 tablespoon ng VCO, pero yung effect naman sa akin ay sobrang ganda. I mean, as in healed na yung eczema ko dito sa kamay. Parang wala lang nangyari, di ba? Ganyan. Although, ngayon, ang texture ng skin ko ay manipis. Alam kong manipis siya. Kaya dapat din mag-ingat kasi mas madali siyang masusugatan, kumbaga. Before, nag-try ako na i-apply lang siya sa skin at hindi siya i-intake. Pero hindi nag-work. At the same time, yung condition ng eczema ko nun ay malala na. So, maaring yun yung mga factors kung bakit hindi naging effective yung VCO sa akin before. I'm giving you a heads up na hindi po siya maganda sa panlasa. Yung texture din niya, hindi niya magugustuhan. Yung amoy niya, malamang, hindi niya rin magugustuhan. Otherwise, pwede ka siguro mag-add ng honey or calamansi juice sa VCO. I highly recommend na i-try mo siya ng mas maaga. I mean, huwag mo na antayin ng maging sugat yung eczema mo bago mo i-apply yung VCO. And make sure to take a tablespoon or two a day, kasi feeling ko mas effective talaga siya pagka ini-intake. I mean, mas maaga mo siyang i-treat, mas may chance na gumaling yan at hindi lumala. I know na at some point mapupunta sa pag-peel off, pag-crack ng skin, and mas magiging itchy ang skin mo. Kailangan mo na i-continue yung paggamit ng VCO. Kung hindi mo talaga matake yung lasa niya, nag-irap ka siguro mag 1 teaspoon a day. I mean, gradually, at constantly apply VCO, and as much as possible pagka-bath mo,
tsaka mo siya i-apply. Kasi yun yung best time na, na nag-absorb ang skin ng mga ano, pinapahid natin sa kanya. So, mas madali siyang magsisink in sa skin mo. And syempre, samahan mo rin ng flavor.